Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga boss. Sana ay okay ka lang at huwag kalimutan na kahit anumang pagod at problema ay malalampasan mo rin yan. Hassle free at think positive lang. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo kung paano ba i-assemble ng tama ang ating piston ring sa ating connecting rod at ano-ano ba ang mga dapat nating tandaan ng mga markings mga boss. Pero bago ang lahat mga boss ay ipapakita ko muna sa inyo ang aming ginawa na pag manual replace sa cylinder block. Gumamit lang kami dito ng papel de liha at isang matigas na plane na salamin ng floodlight. Ang mga tutorial video ko mga boss ay pang basic lamang at pang beginner's guide only. Naalala ko pa nung may mag-comment sa video ko na basic lang daw ang aking mga ginagawa. Ang sagot ko naman syempre dahil sa basic lang naman tayong lahat na una natututo. Nagmamataas ka na ngayon pero sa basic ka rin naman ang gagaling. Kung veterano ka na nito ay pwede mo namang skip ang video. Hassle free lang po tayo mga boss. Anyways, ang mga ginagamit ko na liha nito ay isang 800 grade at pang final na liha na 1000 grade. Manual reface lang po tayo mga boss para naman makasave ang ating company. Di naman ganun ka-critical ang itsura ng cylinder block. Panggabi lang pala namin ito ginagawa mga boss dahil may biyahe pa ang barko sa umaga. At sa umaga naman ay na-assemble or nilinisan din namin ang mga dapat na i-assemble at linisan. Kagaya nitong bagong piston at bagong surplus na connecting rod. Bago to mga boss pero surplus lamang. At ikabit na din namin ang bagong conrod bearing. Itong piston ring niya mga boss ay hindi muna namin ikabit kasi magagawa pa kami ng measurement doon sa cylinder block kung ilan ba ang piston ring end gap ng ating piston ring. So sa punto na to ay papakita ko na sa inyo kung paano ba natin i-assemble ang ating mga piston at connecting rod at saka conrod bearing. So tinanggal ko muna ang circular clip ng lumang piston at conrod dahil para mas madali ko na ay may compare ang mga bago at lumang pisa. Kaya pala kami nagpalit ng conrod mga boss kasi nag-expand ang original na lower cup ng conrod dahil natuyuan ito ng langis. Palit na lang kami ng bago para walang pagdududa sa huli. Dito lang pala kami nagtrabaho nito mga boss sa bunghouse na aming inistihan. Pagkatanggal ko sa lumang conrod at piston ay agad ko na sinukat ang lumang piston at bagong piston. Sa ganitong paraan mga boss ay masigurado ako na sakto ang pisa na ikakabit namin. Gumamit din pala ako nito ng Bernier Clipper para masukat ang mga dapat na sukatin. Pagkatapos mga boss ay dumiritso na din ako sa pag-compare sa lumang conrod at sa bagong surplus na connecting rod. Ito yung mga crucial na mga dapat gawin mga boss no? Kasi surplus ang ikakabit namin. So hindi namin alam kung ano ba ang nagiging issue ng luma or surplus na connecting rod. Pagdating pala sa pag-purchase ng pyesa ay di na kami makapalag at pagpilitan kung brand new ba ang dapat na bibiliin. Dahil wala po kasi ang available na brand new mga boss. Kaya stick agad kami sa surplus kasi ito lang ang meron. Pagdating naman sa pamukpok mga boss ay napaka-importante na gumamit ka ng rubber mallet para hindi madamit sa mga pyesa. Itong bagong piston ay may mga marking din po yan. Kagaya nito sa ilalim na merong 6D15 na nakatatak. Ang lumang conrod din po ay luma ang bushing ng piston pin na aming babalik. Pero bago naman po ang piston pin na aming ikakabit. Ang surplus na conrod po ay may dala din pong lumang bearing shield. Kailangan pala namin itong lihaan para mawala ang mga dumi at debris sa shaddle at sa bushing ng ating conrod. Pagdating naman sa pagkabit ng bagong piston at conrod ay ganito lang. Ikabit muna ang circular clip sa isang side lang ng piston. Ito ang magsisilbing stopper sa time na ikabit na natin ang piston pin. Bago ikabit ang piston pin mga boss ay make sure mo lang na tama ang markings at posisyon ng piston at conrod. Gumamit ka ng langis na pangpadulas para mas madaling ikabit ang ating piston pin. Pag nasa tamang marking na po ang lahat ay pasok na po ang ating conrod sa piston. Tapos ikabit naman po ang ating piston pin. Sa pagkabit naman ng piston pin ay kailangan mo lang ito na sentruhin para hindi tumigas. Tapos pupukukin mo ito ng rubber mallet. Once makapasok na ating piston pin ay ikabit naman natin ng isang circular clip sa isang side ng ating piston. Napaka-importante mga boss ng circular clip dahil ito po yung maglalak ng ating pin para hindi sumayad sa liner. I-check ang mga circular clip kung nakapasok ba ng maayos sa kanyang mga groove mga boss bago mo ikabit ang ating mga bearing shell. Sa pagkabit naman ng bearing mga boss ay kailangan na malinis ang lahat ng part ng ating conrod arm at ang ating cup bago natin ikabit ang ating bearing shield. At mas maigi mga boss na gumamit ka ng kunting langis para magkaroon ito ng lubricant. Pagkatapos mga boss ay salpak mo na ang ating cup sa ating conrod. So ito yung magiging posisyon ng ating bearing shield sa kanyang cup. Ang dalawang bearing ay kailangan na mag-abot ang kanilang mga dowel mga boss. Pero hindi po ito totally na naka-align sa isa't isa mga boss ha. Ang bihas po ito. Ang upper na bearing ay may butas po yan samantalang ang lower na bearing naman po ay wala. Dito sa side ng conrod arm mga boss ay makita po ang ating mga marking. Sa pamagitan po ng marking mga boss ay malalaman natin kung alin ang sa side ng injection pump at ang alin naman ang sa side ng exhaust manifold. So napaka-importante po nito mga boss kaya kailangan na malalaman natin ito. Dito naman po sa ibabaw ng piston ay meron po itong marking na arrow. Ang ibig sabihin po ng arrow na ito mga boss ay kailangan na i-position mo ang ating piston sa front ng ating engine. Ito naman po yung pre-combustion ng ating piston. Dito magtatama ang injection ng ating fuel. Dito sa side ng piston na manipis mga boss ay ito yung sa injection
suction pump na side. At ang side naman na makapal na piston mga boss ay ito naman yung sa exhaust manifold. Maraming paraan mga boss sa pagtukoy ng posisyon at marking ng piston, kaya mas mabuti mga boss na maging mapanuri tayo sa pagbaklas. Hindi yung tipong baklas lang tayo at tapon ng tapon lang ng ating binabaklas. Kailangan mga boss na maglalagay tayo ng sariling markings para hindi tayo mawala sa pagkabit. So yan lang mga boss, sa tingin nyo nakatulong ang video na to, please like, share and comment. Thank you, peace and mabuhay. Bye bye bye. Boom boom.